kapatids. Welcome back sa ating channel. Ito lang yung update natin sa mga young birds natin. So kahapon, kakatapos lang nila ng 100 kilometers. So kompleto pa rin tayo, 18 pa rin. Tingnan nyo naman yung mata nito. Bumukas na yung sharingan niya. Kasi yung mga ulo nila, yan yung mga pinakabata natin. Hindi pa nagmumolt. So yung malaki talagang advantage din yung magulang or yung matatanda na yung ibon. Kasi yung mga may edad natin kahapon, yung mga molt na yung mga ulo, sila talaga yung naunang dumating. So lahat nung mga bata, kapwa nito, yung mga brown, kahit sobrang ganda nila, pero yung mga ulo nila, yan, no, mga sobrang nakakalbo, talagang nahirapan sila. Kamukha ito, tingnan nyo to. So, kalbong-kalbo yung ulo niya. So sobrang nahirapan siya. Ayan. So hindi talaga natin makikita agad yung gilas o yung bilis ng ibon natin pagka molt sila. Ito nga yung ano natin, ito kahapon sa 100 kilometers, ito yung ating first arrival nito. Kung mapapansin nyo, siya yung pinaka-kompleto yung pakpak. Ayan. Kasabay yung kapatid niya, yan, full siblings niya, kompleto yung mga balahibo sa ulo. Tapos sinundan nito. Halos basta yun. Sa napansin ko sa training natin na yan, lahat ng mga kalbong-kalbo, kasi yun yung pinaka maraming molt, sila yung nahirapan. Lipa tayo dito sa kabila, sa mga barako. Ito yung pinakakulelat natin kahapon. Ayan, oh. Huling-huli na siyang dumating, pero tingnan nyo naman yung balahibo niya mula ulo. Siguro masakit na masakit hanggang sa pakpak niya. Ito nga, oh. Talagang durog. Tapos ito naman, ito pamolt din. Medyo huli-huli yan. Ito yung semi-huli, pero kompleto na to eh. Kaya lang, yung buntot naman niya yung durog-durog. Ito rin, medyo huli. Pero ito yung ating first dropper na cock. So, nakakompleto na siya. Although kulang yung pakpak niya dito, yung flight niya. Pero maganda pa rin yung uwi niya. And, kung makikita nyo, siya yung buong katawan. Tapos halos sunod-sunod na ito, buong-buo na rin to. So, kumbaga, no issue tayo pagka buo na yung katawan. Ang problema lang talaga pagka ganitong durog na durog yung ibon. So, kailangan ingatan. Ito naman, nung 70 kilometers, nag-overnight. Pero, nung time kasi na yun, kung makikita nyo yung pakpak niya dito, ayan, oh, yung ganda ng pagka-checkered niya, pero sa banda rito, sa dulo, kasalukuyan pa lang. So, nung last week, nung hinagis ko ng 70 kilometers, medyo kalbo pa yan. Kaya nahirapan siya, pero good thing na nakabalik siya. Ayan, may kulay na nga yung mata niya. May mga kulay na yung mata nila. So, gusto na naman nilang lumipad. Siguro makakati yung mga laman nila ngayon. Ayan, oh. So, ayan mga kalapatid, sa update lang tayo. At thankfully, kompleto pa rin yung 18 natin. Although ito kasi old bird ring, hindi siya mailalaro. So, yung 17 lang natin ang nakalaro dito. Ayan. So, ngayon, buong week man sila magpapahinga. Low fly lang. Tapos yun, siguro sa Saturday ulit i-training natin. Tapos the following week nun, yun, karera na, first race na. Kaya sana makausad sila na maganda at magkaroon naman tayo ng magandang posisyon dun sa karera. Ayan, no? Wala palang tubig, painumin natin. So yan mga kalapatids, magpapalo fly lang ako. Dahil masama naman yung panahon, baka sakaling umulan ng konti, makaligo ulit sila para ma-relax yung katawan nila. Malagyan ko ulit ng paliguan. Ayan. So abangan natin yung karera namin, ha. At magla-live tayo dun or mag-video tayo ng marami. Para sa, kasi pakiramdam ko talaga maganda yung training na ginawa ko sa kanila. At ito yan niya, ha. Ever since yan, one day eat lang to mga kalapatids. Pati itong young bird ko dito, makita ko sa inyo, ayan, one day eat lang yan, oh. Tingnan nyo, lalaki rin ng katawan. So, effective talaga yung one day eat. At saka matipid pa sa oras, hindi ka na pabalik-balik sa alaga mo. So, malaking bagay. So, yun mga kalapatids, yung ating lop na bakal. At ako ay magpapa-lop fly muna para malupit. O yan mga kalapatids, ganito tayo magpa-low fly. Yan nga, ito yung kantuktong ng video kanina. So pag nagpa-low fly ako, pinapalayo ko muna yung kalahati. So yan, para ako muna. Pwede naman din ang mga hen muna kasi yung mga hen, no, nagkakandarapan na rin. No? So pinapalayo ko muna yung mga isang batch para magkaiba yung way nila ng lipad kung sakasakali man. Yan, no?
Kasi sa nakikita ko talagang kondisyon yung mga ibon natin. Gaganda ng ano, kondisyon nila. Ano, sayang naman din kung ikikip lang sila. Pero low fly lang naman. Hindi naman sila durog dito sa akin eh. Kaya ayan. So pag lumayo na yung mga kak ng medyo malayo-layo ng konti, siguro mga ayan o. Mataas na. Sumasalida na. Since kung napansin nyo nga yung lugon ng mga ibon natin, wala ka talagang i-expect dyan. Hindi naman sila sisibat at lalayo. Yun yung magandang lipad ng ibon. Yung hindi mo na makikita ang umiikot dito. Pagka lumipad sa loft mo, ayun, wala na. Hindi mo na makikita. Eto, umiikot pa. Although mataas, pero wala yan. Ayun, nagkakahiwa-hiwalay pa nga sila. Kasi nga, hindi mo malaman kung ano yung ano yun. Ayun, kalas-kalas sila. So parang devastate sila din sa kahapon na club training kasi sabay-sabay talaga doon. So ayan, nagkahiwa-hiwalay sila. Eto, paliparin na rin natin yung mga hen para mapag-exercise. Teko, masabog yung pakpak mga kalapatids. So ngayon, lipad lang yan. Tapos pagbalik, pasok. So habang lumilipad sila, since ano nga, ayan, sabay linis naman tayo ng mga dumi dito sa loft natin. Kasi dito mo makikita, pag malapit na yung karera, dito mo makikita kung may problema ba. So sa nakikita ko naman, okay naman yung droppings nila at talagang ang daming molt. Oh. Kaya hindi talaga, wala ka talagang i-expect na bilis sa mga alaga mo. At saka masaya ako dahil yung ibon ko talagang condition. Ayun, kahit na marami silang mga balabalahibo dyan, eh okay pa rin sila. Tsaka yung droppings nila, buo lahat. So one day eat lang yan, wala silang kinakain kahit ano dito. Except dito sa grits, lagi tayong meron. Yun yung ginagawa ko. So excited din ako malaman kung yung ginagawa ko this year ay magiging effective. At ayun nga, i-continuous ko lang yung sharing sa inyo para matutunan yun. Kasi maraming tatanong, nakakatawa din na yung mga tao talagang nasusurprise din sila. Lalo na yung sa pagkapakain ng isang araw lang. So ayan mga kalapatids, maglilinis muna ako. At mamaya balik na dito yun. So ngayon, ala na sila. Mala na. Hindi na umiikot. Linis muna, ibig sabihin. Yan na yung mga ibon natin, papasukin natin. Bago pa mag-construction. Pasok, pasok! Mga kalapatids, isang minuto naman inabot bago pumasok lahat. So, pwede na. Ayan silang lahat ng ating mga warriors for 2023. Ito yung mga young birds natin lahat yan. So, mukhang okay na sila sa ano natin, sa doorbell. Ayan isa, oh no. Kasi kanina pa sila lipad ng lipad. So, lahat sila yan, nagiinuman na. So, ngayon, isang kain lang, tapos yun na, pahingan sila buong araw. Bukas na ulit ang lipad. Ito naman sobra kasi baka ma-over. Lalo na mga nagmamult. So hayaan na muna natin sila mag-enjoy. At yun mga kalapatids, pag may tanong kayo, comment lang kayo dyan. At ito yung episode natin na to para sa tuloy-tuloy to hanggang karera. Kung magre-resulta ba na maganda at kung hindi, ano yung kulang natin. Kasi sa health at sa ibon, wala na tayong problema. So training na lang talaga ang kailangan natin pagbutihan pa. Ayun na nga mga kalapatid. So recap lang. Unang-una, yung health ng ibon, importante. Yung balahibo nila, yung molting, napaka-importante din. Tapos syempre, yung katulad nga ng ginagawa ko, yung feeding, at saka yung timing bago tayo mag-training, ay napaka-importante. So sa mga next videos natin, yung i-ano naman natin, yung i-feature natin kung
ano ba yung mangyayari sa mga next training nila hanggang umabot tayo dun sa pinakakarera. So hopefully magkaroon tayo ng posisyon at kung ano yung mga mali natin gagawin. So sa ngayon, okay pa naman yung mga ginagawa natin sa sistema natin. At yun, so bye-bye lang kayo mga kalapatids. Maraming salamat sa panood nyo ng ating video.